My dear brothers and sisters, let us talk about ghosts, multo. And this is because in our gospel, this third Sunday of Easter, when Jesus appeared to his disciples thought that he was a ghost. And who would not think that Jesus was a ghost? Sino ba naman ang hindi maniniwala na multo si Jesus? Alam na alam naman nilang si Jesus ipinako sa krus at namatay. Patay na. Pero nakikita nila sa harapan nila. Kung meron po kayong kilalang taong namatay na, tapos bigla niyong nakita, sasabihin niyo, multo. Bakit hindi nila iisipin na multo si Jesus? Bigla siyang sumusulpot. Bigla siyang nagpapakita. He appears suddenly. He vanishes abruptly. And he even could pass through closed doors and walls. Kapag habang nag-homily ako ngayon, at may biglang sumulpot dyan sa harapan nating lahat, palagi ko magtatakbuhan tayo sa takot. May multo sa chapel. O kaya kapag may biglang lumusot dun sa dingding, palagi ko matatakot tayong lahat. Multo. No wonder the disciples of Jesus were so afraid because they thought Jesus was a ghost. But you know, my dear brothers and sisters, in our contemporary age, with all the advances in science and technology, many of us no longer believe in ghosts. And we are no longer afraid of ghosts. We say that ghosts are just products of our imagination. They are just fabrications of our mind. Sasabihin natin, guni-guni mo lang yan. Wala naman talaga yan. Hindi totoo yan. Many of us are no longer afraid of ghosts. But you know what we are afraid of? Alam niyo po ba kung ano yung ikinatatakot natin? Not ghosts, but ghosting. In ghosting, one person really acts as if that person is a ghost. The person appears suddenly in your life and then stays. Dadating sa buhay mo, papasayahin ka, papaasahin ka, kukunin ang loob mo, enjoy na enjoy kayong mag-chat araw-araw, oras-oras, minu-minuto, tinatawagan ka pa para kumustahin ka, iikot ang buhay mo dun sa taong yun, and then one day, the person vanishes, just like a ghost. At ikaw na iwan sa ere. Sasabihin mo, anong nangyari? Ba't biglang nawala? Ba't bigla akong iniwan? Yan, kapag nangyari sa'yo yan, na ghost ka. Palagay ko po sa mga ngumingiti ngayon, na ghost na siguro kayo. That is why, as much as we are afraid of ghosts, we are also afraid of ghosting. And my dear brothers and sisters, the disciples of Jesus probably thought that Jesus ghosted them. He was not just a ghost. They thought he also ghosted them because they thought left them hanging in the air. Dumating si Jesus sa buhay nila. Tinawag sila ni Jesus para maging alagad niya. At sumunod naman sila kay Jesus. Ibinigay nila kay Jesus ang kanilang buong buhay. Iniwan nila
yung kanilang mga trabaho, pamilya, para sumunod kay Jesus. At maraming magagandang bagay ang narinig nila kay Jesus. Akala nila si Jesus ang magiging hari ng Israel na magpapalaya sa kanilang bayan. Naniwala sila sa mga magagandang bagay na ginawa ni Jesus para sa kanila. Jesus even talked about the reign of God, the kingdom of God, which will come in their midst. And so they were hoping that Jesus is their Savior. And then one day, Jesus was arrested, he was crucified, and he died. And with his death, their hopes were gone. Para silang na-ghost. Inasahan pa naman nila si Jesus, pero nawala si Jesus. And this is the reason why Jesus, in his resurrection, invites his disciples to look at him, to touch him, to prove that he is real, he is authentic, he is not a ghost. At hindi nila sila iniwan na umaasa. Sa muling pagkabuhay ni Jesus, bumalik siya upang ipaliwanag sa kanila, katulad ng narinig natin sa Ebanghelyo ngayon, na kailangan niyang magpakasakit at mamatay para sa kaligtasan ng lahat. This is also what St. Peter, in our first reading from the Acts of the Apostles, explains to the Jews, that the Christ should suffer for the forgiveness of our sins. Hindi niya tayo iniwan. Sa kanyang muling pagkabuhay, pinatunayan ni Jesus na sa kanya walang ghosting. Hindi niya tayo iniwan sa ere. My dear brothers and sisters, Jesus is not a ghost, and Jesus will never ever ghost us. He will never leave us hanging. Hindi niya tayo iiwan sa ere. Hindi niya tayo paaasahin sa wala. Hindi siya maglalahong parang bula. At hindi niya tayo iiwang nakatunganga. Kay Jesus, walang ghosting. At sa mga sumusunod kay Jesus, sa mga sumasampalataya kay Jesus na muling nabuhay, bawal ang ghosting. Now, we are not just talking here of romantic relationships. We are also talking of work, of school, of any commitment, any responsibility that we have, ministry and service in the church, in any dealings with other people, there should be no ghosting for Christians. And even in our relationship with God, we should never ghost Him. Kasi pwede po yun na pati ang Diyos biktima ng ating ghosting. Sa simula, tayo ay masugid sa ating pananampalataya sa Diyos. Pero isang araw, lalayuan natin siya. Iiwasan natin siya. That is why St. John in our second reading today says, there are those who say, I know Him, I know God, and yet they do not keep His commandments. That is also a form of ghosting. Marami po kasi yung magaling lang sa simula. Masipag lang sa simula. Maaasahan mo lang sa simula. Pero dumadating ang araw, naglalaho na, nawawala ng parang pula. Let me share to you, my dear brothers and sisters, an experience when I myself was ghosted. In 2014, after it has been announced that Pope Francis would visit the Philippines in January of 2015,
a lady talked to me and said, "Father, I want to volunteer in the preparations for the papal visit. Gusto kong tumulong at gagawin ko ang lahat ng magagawa ko para makatulong sa maraming dapat ihanda para sa pagdating ni Pope Francis." And I tell you, she was really a very reliable person. Lahat ng ipagawa namin sa kanya, nagagawa niya. Lahat ng iutos sa kanya, naku, talaga ma-accomplish niya. Minsan sinabi namin, baka pwedeng maghanap ka ng mga sponsors, ng mga donors, doon sa marami nating kailangang ihanda. And she got many pledges. Marami siyang nakuha na magbibigay ng tulong. Kaya naging head din siya ng isa sa mga importanteng committees na naghahanda para sa papal visit. Kapag binigay sa kanya yung trabaho, hindi na namin po problemahin. Alam naming magagawa ng maayos. And then, 2 months before the papal visit, when the Vatican counterpart for the preparations, the Vatican officials came over at nagkaroon kami ng meeting, she even presented a very beautiful presentation, what we have been doing to prepare for the Pope's coming. And after that meeting, she told me, "Father, baka naman pwedeng makiusap. Baka pwede nating i-request na magkaroon yung family ko ng private audience with the Pope." Now, I told her, hindi po namin kayang desisyonan yan. I have to refer your request to the Vatican officials. And when I told the Vatican officials about it, as expected, they said no. No private audiences will be entertained. And so I have to tell that to her. Sabi ko, "Sorry po, hindi po daw pwedeng mag-schedule ng private audience." And that was the last time I saw her. After that, no messages, no calls, and she did not attend any meeting. Kaya naiwan kami sa ere. Kasi maraming bagay ang siya ang nakakaalam. Maraming bagay ang siya ang maraming tao ang siya ang nakakakilala. Pero nawala na lang siyang parang pula. Yan, ghosting din. My dear brothers and sisters, like Jesus the risen Lord, let us not ghost anyone. Let us be responsible. Let us be accountable. Let us be consistent. And let us be committed. The resurrection of Jesus is a powerful proof that Jesus is not a ghost and Jesus is not ghosting us. He does not leave us hanging. He does not disappoint our expectations of Him. He returns. He comes back to offer us a more glorious life and a more powerful love.